akong video. Hello. Hello mga ka-trips at mga ka-dibdib. Bandito tayo ngayon kina Inday Cherry sa bahay nila dahil pangalawang balik ko na tong pagpapa-massage dito sa paa ko kung tawagin reflexology. Hello. Maganda to sa ano eh, sa yung pangalan nito sa pagpapaalis ng tension, ng madaming kasama to, yung circulation ng blood, tapos yung pampaalis ng stress, migraine, at saka yung swing ng mood mo sa siguro lahat-lahat na doon. Kasi nga pangalan nito, lahat ng mga itong reflex ng paa natin may mga certain point to na pangalan nito, yung part ng kumbaga sa katawan natin. Tama ba yun, Day? Mm-hmm. Oo. Kaya yun, ah, pangalawa ko na to, kaya masarap ang pakiramdam. Kaya kung sino yung mga gustong magpa-ano rin, parang put spa, ang tawag dyan. Kumbaga, put reflexology pala. Kaya ito na kami, mag-uumpisa na kami. Ayan na si, ayan, kaway-kaway ka dahil. Ayan, ayan sa ano natin. Ayan na si Inday Cherry. Ito na yung paa, yung aking, yan. Iano ko muna daw, isusok ko muna dito sa mainit na tubig. Taas mo, friend. Yan. Basta napakasarap ng pakiramdam, lalo na ngayon ako. Yung wala akong, hindi ako makakapagtulog sa gabi. Minsan, kasama rin ito. Ayan, yung parang inaalis yung stress sa katawan. Kasi nga sabi ko, yung reflex ng paa natin, merong lahat mga parts. Kaya, connected. Kaya, ito. Yun. Ginagawa ni Cherry ito matagal na. 30 years na siya. Kaya, andito ngayon kami sa pangalawang balik ko to. Kasi noong chinek niyo yung ano, sa makita niya lang sa paa, yung pinatong dyan, tapos nakaganon kumbaga yung dalawang paa ko. Alam niya na eh, kung matigas pa ba yung akin o hindi na. Ah! Matigas yung tatsa sa mga matigas ka, hindi na. So, ito na. Mag-uumpisa na kami. Pwede na ba? Hindi pa. Oh, ilagay mo na. Ah, ilagay ko na. Binabad ko yan siya, mga kadibdib sa mainit na tubig na may asin. Yan siya. Epsom salt. Lavender. Yan. Ganyan lang yan ang forma niyan. Tapos, anuhan yan ng towel. Tapos mag-uumpisa na kami. Napakasarap. First time kong masubukan yung ganito. Pangalawa ko na to. Pumunta kami dito ilang araw na ba nakalipas. Kasi naghatid kami ng plum dito sa kaibigan namin. Ay, tama naman. Yeah. Tapos binigyan kami ng kaibigan din namin dito. Ay, may-ari ng bahay si Helen. Marami sa siyang kamatis, sa mga talong. Ayan po. Yan yung ano natin. Pag-uumpisa ng ating reflexology. Ayan. Napakasarap na pakiramdam. Kaya kung sinong gustong umano dyan, makipagkita din. Basta sinong gustong mag-relax. Sinong gusto, sobra na yung mga stress sa buhay. Oo. Yeah. Yun. Pakinggan natin yung sinasabi ni Cherry kasi siya ang ano. Medyo marami ng mga problema na mabigat na yung ano, hindi nakakatulog sa gabi. Nasa higaan na yung isip, naglalakbay kung saan ang planeta. Yeah. Tapos yung mga likod masakit yung mga balakang. Tapos forward ng forward yung isip, tapos backward ng backward, walang tigil. So, yan yung mga ganon. So, para ma-revive yung energy mo at saka masarap yung tulog, para medyo masarap rin magtrabaho pag masarap rin yung pakiramdam. Oo, so, kaya nga nung masyadong nararamdaman. Minsan nila ako na nung pangalawa pa lang to eh, nakatulog ako nung masarap, medyo hindi na ako yung laging. Pero siyempre, dahil nga meron tayong karamdaman sa yung mataas ang sugar, kaya laging yung frequent bang urination, kaya kahit sa gabi, yung nagigising ka. Kaya ito na oh. Ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Yeah. Nawawala yung stress sa katawan.
At saka hindi rin lang siya stress, kuya. Pero ang foot reflexology treatment through nerve endings is for your blood circulation. Yan and po. It help you to stabilize the functions of the organs. So, bali, 3-in-1 siya. Prevention, correction, at saka treatment. Ayan so, po, naririn niyo po mga kadibdib yung explanation ni Inday Cherry. So, tapos yan yung gamit niya, oh. Ito yung ginagawa ko ngayon ay yung kidney mo. So, yeah. So, makikita natin kung mataas ang uric acid mo or yung blood pressure mo. Pagdating dyan, pag tinignan natin yung pag ang uric acid mo medyo mataas, pag nandyan, makikita natin sa reflex zones ng kidney at saka ureter at saka bladder. Kung medyo may blockage pa siya or wala ganun. Ayan po, well said po yung pagkasabi ni Day Cherry. Maliwanag na maliwanag. Oo. So, ito naman. Dito ngayon gagawin ko yung sinus. Itong big toe na to, napaka-importante kasi ito. Kasi ito yung sinus mo. Yan. So, pag once na ginalaw natin yung reflex zones, connected siya kaagad doon sa may sinus mo. Pero kunwari, syempre left and right yan. So, ngayon, nandito ako sa left side. Ang sinus reflex zones, connected siya sa may right side. So, left to the right. Ah, baliktaran right pala siya. Yeah, opposite, only ano? The head reflex zones. Oh. Tulad ng sinus, yung nose, yung pituitary glands, temple brainstem, neck. So, your eyes, your ears, they are opposite side. Oh. So, pag nasa left ako, konektado, ang nakakakonek siya doon sa right side. So, ito palang mga daliri ng paa natin, may kanya-kanyang function pala lahat dito. May mga reflex zones siya dito. Maliliit lang sila na spot. Pero ang travel ng hormones mo from your feet to the organs is 120 meters per second. Yan so po. Kung parang ilaw siya, pag tinurn on mo yung switch, may ilaw ka agad. So ang nerve endings dito sa paa, pag ginalaw natin yung nerve endings, konektado siya kaagad doon sa may internal organs and the glands mo doon kasi everything is follow to the bloodstreams. Ayan po. So yung nerves, yung toxins, at saka mga tissues, so, yung mga muscles natin, kapag maganda yung circulation, maganda rin yung pakiramdam natin. Pero pag minsan, syempre, lagi, araw-araw, nagtatrabaho tayo, mentally, physically, emotionally, financially, spiritually, stress. So, kung sabihin mo na all of the above, syempre, if you don't know how to let go, ay talagang medyo mauubusan tayo ng energy. And then, pag uwi mo sa bahay, syempre, may responsibilidad ka ulit, cranky ka ulit. Syempre, it's not your own nature. It developed because you are mentally, physically stressed. Oh, yan. Pero kailangan rin natin, syempre, may exercise ka dapat. Yeah. May exercise ka, di ba din na mga wala ka masyadong mga masahe or what, pero regular exercise. Syempre, hindi rin naman natin na flush it out yung toxin, mga stress everyday. Siyempre, go. Pag uwi mo, tutulog ka, pero pagod na. So, ito siguro, today, talaga mga kadibdib, mga katreps, ito talaga sigurado, the best ito sa mga katulad nating mga truck driver na wala nang, na nasa harap na lang ng monobela, na hindi na halos makalakad na kahit simpleng lakad lang dahil alam mo na, pag nagkaupo ka sa monobela, gusto mo makarating na kagad. Lalo na dito sa akin, pag labas ko ng Canada, pagpasok sa US, gusto ko makarating na kagad hanggang doon sa kung saan man ako pupunta sa East. Kaya ito, yeah, napaka the best na ano. Ito gumagawa ako dito, yung thyroid mo ito. Ah, ito naman ginagawa niya daw sa thyroid ko. Yung kanina, sa head, sa sinus, sa temple brainstem mo, sa neck. Oh, so, ito ngayon, yung ginagawa ko, yung thyroid. So, ang functions naman ng thyroid natin, siya yung master gland ng lahat ng organs natin dyan sa buong katawan. So, pag natutuyot na yung lalamunan mo, ibig sabihin, pagod ka na, pero okay pa rin yan. Pero pag once na nawawala na yung boses mo, yun you're na losing siya. Your voice, you get sore throat, means the immune system is getting lower down na siya. So, talagang ang una natin mararamdaman, kapag medyo pagod na tayo, yun, natutuyot lagi yung lalamunan mo. Ayan kasi po. Mentally, physically, emotionally, financially, stress ka na nun.
Lahat po may mga ano, mga ibig sabihin. Yan. So ngayon, nandito ako sa may trapezoid muscle mo, sa shoulder mo, sa lungs mo. So dito yan sa balikat. Pag medyo pagod na rin minsan yung likod natin, tapos ang tulog natin, putol-putol na siya. Oo, so yun pala ang dahilan. Yung isip mo, naglalakbay kung saang planeta. Yun pala. So, balisa ka na. So, pag hindi ka nakatulog ng whole night, tapos maaga pa, papasok ka, doon yung masarap matulog sana. Kasi wala ka ng tulog whole night eh. Pero wala kang choice. Siyempre, may trabaho. Kaya medyo cranky na rin pagpasok. Siyempre, exhausted ka na kasi wala kang tulog. Tapos pagdating sa trabaho, exhausted na naman. So, kaya minsan, medyo mainit na yung mga ulo natin, yung mga sama natin sa trabaho, baka cranky na tayo, nagiging cranky dahil nga kulang sa tulog. So, kailangan talaga dapat siya. Medyo ma-stabilize siya, ma-subside din yun. At saka, marirecharge dapat yung energy na, mabuboost yung energy. In short, boost energy. Kasi, life is matter pa rin eh. So, pag mentally, physically tired ka, talagang mahirap rin. Yeah. So, ang ganda ng explanation ni Day Cherry, talagang pasok na pasok. Yeah, pack ito, na pack ka, Nern. Ito ngayon, yung ginagawa ko sa'yo, yung puso mo. Oh, ito naman daw sa heart ko, party dyan. Sa may, ang heart natin, ito yung nagpo-produce ng oxygen. Yung lungs naman, siya yung nagpo-produce ng carbon dioxide. So, dapat yung puso at saka yung lungs natin nagko-complement each other para hindi tayo mag-shorted breathing. Yeah, so ganun pala. Kaya minsan pag minsan hingal na hingal ka na, so minsan may mga ubo, sipon, minsan nagkakaroon ng blockage sa may lungs kasi yung plema medyo nag-block doon sa may ano mo at saka hindi mo siya nalabas at naiipunan ka na. Kaya pag hindi mo siya natitreat, magdi-develop siya ng pneumonia. Oh, yun. So, pag nag-pneumonia ka na, magsa-shorted breathing ka. Ayan tapos po. Tapos minsan, kailangan, pag hindi pa rin na-revive, hindi na makaprovide ng oxygen ng carbon dioxide, so kailangan muna ng ventilator or oxygen. Ayan. So, kailangan ma-loosen up dapat natin. Ayan, napakaliwanag po ng explanation ni Day Cherry. At isa pa, ang puso natin, 'di ba? Ano? God created our hearts para magmahal. Ayan na, nagiging diba? Shout out sa mga walang minamahal diyan, walang mga jowa. Para magmahal, 'di ba? To love. Hindi yung bibigyan siya ng hindi pwedeng na ano, yung fear at saka anxiety at saka ano, diba, kasi yung iba kasi ginagawa, marami silang ini-store doon sa puso nilang worry, totoo yun. At saka problems. Correct. Trolley. Pero yung puso, hindi siya para doon. Ang puso, para lang siya magmahal to give joy and peace and happiness. Narinig nyo yan, mga kadibdib. Diba? Well said. Ngayon, pag na-stress ka na, pati yung puso mo galit na. Oo, diba? Yun nga, epektado na lahat. Natatakot na, maraming fear na, marami siyang nestors na problem. So yung puso natin ay pag medyo, tawag niyan, hindi na siya confused. Siyempre, goodbye my love. I see, So pwede mong itigil yung isip mo, shutdown mo muna for a while, pwede walang mangyari sa'yo. Minsan, kasi hindi ka lang mag-isip muna, matulog ka, pahinga mo yung isip mo. Pwede, kasi nag-i-store lang naman siya ng information. Pero ang puso, pag itinigil mo siya, ay talagang wala na. It's the end of the journey. Yeah, ayan so, po. So, kaya kailangan yung puso, only to love and give joy and happiness. Not ayan to po, store the problem. Make sense? Make sense. Correct. Okay. Trolley. Ganun. Pak, ganun. So, ito ngayon, ginagawa ko sa'yo, kuya, ito yung tinatawag nilang spine. Oh, isa yung spine naman din sa kaya likod. Kaya minsan, kapag nangangalay yung likod mo, tapos minsan, mahirapan kang bumangon,
mayo kasi may mga tissue lang siya na mga na-disalign na hindi siya nakakabalik in the proper place. Yeah. Kaya medyo nangangalay siya. Pero totoo, minsan iba, sigurado. Talaga, talagang hindi makakabangon, hindi makakatayo. Lalo na nga itong hanap buhay namin, ito mga kadibdib, mga ka-truck trailer driver dyan, ayan. Okay. Hindi lang sa truck, general. Oo. General, oh, pero kung ano kasi napaka-stressful tong trabaho talaga namin eh. Oh, lalo na pag minamadali kami. Ito na yung sinasabi nating sex organ mo. Oh, yan. May kasama pa yung sex organ daw. Ito yung sex organ reflexon. So, yung mga minsan, swing of mood. Oh, itong mga improve ng mood kung mo. Kung sa mga lalaki, sa babae, ito na yung uterus. For men, ito na yung natawag nilang sex organ mo. Oh, so, I see. So, ang sex organ, kailangan medyo okay yan. Kailangan hindi ka-stress. Kasi sa mga lalaki, seriously speaking, pag mentally stressed ka, so yung pituitary glands mo, natawag nilang endocrine. Pagpagod na ang isip, hindi na siya makaproduce ng necessary progesterone. Ayun. So yung natawag ang prostate ang nagpuproduce ng progesterone, pero pupunta muna siya sa pituitary glands, sa brain. Tapos, isi-send sa corresponding organ. Kaya pag fully loaded na yung utak ng tao, na minsan yung iba na gustong makakonceive na, yung hindi pa, medyo nahirapan. Ayan po, napakalinaw po na explanation para sa lahat ng mga gustong makakonceive kasi lang hindi sila makakonceive dahil hindi silang iniisip kasi sobra nilang routine. So, hindi naman may diferensya yung uterus kung sa babae at saka ovary. Kung sa lalaki, prostate at saka yung sex organ. Wala namang diferensya. Pero pag mentally stressed ka, physically, mahirapan kayo makakonceive. So, kailangan mo rin ma-relax. Ayun, para kailangan na relax talaga. Para yung due process ng pag-conceive. Yeah. So, dyan sa mga ano, sa mga walang mga junakis, ayun, narinig nyo na. Kailangan nyo ng explanation na dapat gawin. Relax. Talaga. Na, sa isip, relax. Lahat. Kaya yun nga tinatawag na increase ang ano ng mood. Yun. Kaya ano pang iniintay nyo? Kung meron kayo mga karamdaman, mga ganon, nandito lang kami. Kontakin nyo lang ako at tayo didiretso dito kay Inday Chere na napakagaling mag-explain at ito ginagawa sa akin. At saka sa akin naman, kuya, yung gusto ko lang na kung na-share. At saka kung una-una, hindi ko naman gusto na i-promote talaga gusto na bumalik sila sa akin. But I always tell my clients, if you feel good, come again and then you know. Pero kung hindi naman nakaginawa, huwag nang bumalik. Yun, you should look the right person that they can help you. Kasi syempre hindi naman fair 'yon, 'di ba? Oh. At least kung nakaginawa sila, di bumalik sila, pag hindi, di wag na. Ganun lang 'yon. Pero sa akin, mga kadibdib, talagang, ano, talagang ang ganda ng pakiramdam ko. Kaya, babata ka dito, kuya. Kita kasi nyo? Hindi ko ikit ito ng 30 years. Yeah. Kung hindi talaga tagal na rin pala niyang ginagawa ito, mga katrips, mga kadibdib. 30 years na ginagawa ni Day Cherry. So, ito ang aking, ang put reflexology. It brings me fortune. Yes. I come here as a skilled worker, immigrant visa as foot reflexologist. Mayan ha? Sa Vancouver. Hmm. So, ito talaga yung aking, aking bread and butter. Since I was 20 years old. Mm-hmm. And so, ngayon, 50 years old na ako. Pero, hindi mukhang 50 years old ha? Oo, diba? Oh, syempre, parang, kailangan natin ganun yung, yun. Siyempre, pag kailangan lang naman natin is right mental attitude. Yeah. Siyempre, why and worries never end naman yan. So, kaya dyan sa mga kapatiran natin sa hanap buhay, mega shout out dyan sa inyo lahat. At ito, nagpapagaling itong inyong kapatid, inyong darling. Kaya payo ko sa inyo, pag medyo napapagod, magpahinga. Pag nagugutom, kumain. Pag inaantok, matulog. Para
Kaya, ang saya-saya. Happy? Happy! Okay! Ito po, pinagpapatuloy lang po ni Day Cherry yung dito ito, sa reflexology. Ito, pinagawa ko ngayon yung chismo. Yung oh, ito naman sa dibdib ko daw to, yung sa part na yan. Para na hindi na ang mga ano. Yan. Yan. Ito naman yung diaphragm mo. Diaphragm, yeah. Meron pala talagang lahat ng mga ano dyan sa paa. Oh, so, kailangan, kung electrician ka, alam mo paano mag-rewire. Mm. Para, di mo nasirain yung mga party ng mga, ano, party ng bahay, kung alam mo na kung saan yung wire. Mm. Kasi sa paa, ganun din yun. Kailangan alam mo yung endings. Kasi kahit palu-paluin mo yung paa ng tao, lahat bugbugin mo, hindi rin naman siya mag-complement. Makakatulong. Pero yung hahanapin mo yung 3-in-1 na tinatawag, yung prevention, yung correction, at saka yung treatment, importante alam mo. You should know your crap. Kasi hindi, you cannot take your job with a pride kung hindi mo talaga alam yung ginagawa. Oo. Kaya hindi lang... konting simple, kaalaman. Hindi siya simple masahe. Yeah, hindi lang simple masahe. May natutunan na tayo. Meron pa talagang ano pa, yung andyan na lahat. Kumbaga, all in one na. Oh, mm-hmm. Prevention, correction, and a treatment. Oh, treatment. So, kaya, you can, mm-hmm. So, mega shout out na lang dyan sa lahat sa inyo, mga kapatiran, at itutuloy lang namin Day Cherry yung pag, ano sa akin dito, pag bibigay ng relaxation dito yung at treatment. Saka treatment dito sa ating karamdaman. Kaya sige, hanggang sa muli. Yung energy. Babu!